Sisipain kita eh. Sige, sumboy, laban. Labanan ng katiwalian. Sige, sumboy, laban. Sige, kaibigan. Kumpi ng mga inaapi. Totoong sumbongan ng bayan. Kasama mo sa pakikipaglaban. Tumulay na hindi ka iwanan. Nakitupo, bisipramba, sir. Na hindi ka takot dito sa iho di putos. Anong klase yan sa'yo? Garapalan yan. Banan ng katiwalian. Sige, sundo, laban. Sige, kaibigan. Huwag kang mataan at mga kababaihan. Inintigin sili niya katuran. Inyong bigat ipapalitan ng iti sa kanya. Pinilo ko di mapapagpigan yan. Ang ating mga kaibigan. Sapatin sa radyo. Araw ay makukumpleto. Servisyo publiko. Yung mga tao mo na nagkulong yung mga katulong is s**t, gag, taratag, hindi kinatapakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam, ano ka klaseng amo? Tatak, itong piskal na ito, pinagpilitan niya ipang inko, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan, umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron, pulis and piskal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata, sir. Eh. Kumbaga sa garapalan, eh. Kernel. Yes, sir. Tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Martes ng hapon sa inyong lahat, mga kapatid. August 29, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng palatuntunang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at mabati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na apon kanimo, Idol. Luzon, Visayas, Mindanao, mga gigo mo na mga Bisaya, may hapon sa inyo ito na nagpaminok ko sa Radyo 5 o nakatano sa Action TV Channel 41 o dagan salamat. Mabuhay tayong lahat, mga OFW especially. Yes. Labi na mga OFW. At yung ano mo, Idol, di ba, yung sa lahat ng social media account mo na isa lang talaga. Isa lang talaga, at Raffy Tulfo in action. Ayun, at Raffy Tulfo in action. Yan. Wala na iba pa. Huwag niyong kakalimutan. At sa inyo naman, ay sa akin, Nina Taduran Official. Paki-like naman. Ayun. Nina Taduran Official. Ilalike nyo lang kasi ang dami, di ba, sa Facebook natin, Idol, hanggang 5,000 lang. Kaya naglagay din ako ng isang FB page na para doon nyo na lang i-like. At nice din po namin ulit magbigay ng babala. Mm-mm. Na libre po ang aming public service program, ang binibigay po namin serbisyo publiko rito. Kapag meron pong mga tumawag, nakipag-chat, nakipag-text sa inyo, at nagsasabing sila ay kasamahan ng Raffy Tulfo in Action at nangihingi po ng pera, wag ho kayo maniwala, bagkus, pwede nyo isabi sa amin diretso para ipa-entrap natin. Oo. Okay. Tama. Okay, ayan na oh, YouTube, Facebook, IG, at Raffy Tulfo in Action. Okay. Alright. At ngayon naman, good news tayo ngayon, Idol, ang ating accomplishment report. Accomplishment report. Mga reklamo at sumbong na natuldukan. Mga problemang agad na solusyonan. Mga kasong binantayan at di tinigilan na mula simula hanggang katapusan. Accomplishment report. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ayan, si Ma'am Mary Chris Lagitaw, OFW, galing pang Oman. Ayan, mainit-init pa. Wow. Na-airin natin to last July 10, August 29 na ngayon. At nandito siya, Idol, naka-uwi na siya ngayon. Natulungan na rin makuha ang kanyang benefits sa OWA. Sige, Ma'am, pakikwento po. Pag nakita tayo ng tulad ni Ma'am, aba, eh, kahit na makulimlim at umuulan, kumikidlat, kumukulog, dito, sumisikat ang araw.
Tama, nakaka-good mood niyan sa atin. Paki-mikropono ni ma'am. Paki-sabi nga dun sa mga kasamahan, magpunta isa dito. Hindi, mikropono ni ma'am. Wala ba tayong mga kasamahan doon pagkitawag? Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po, Sir Idol. Ma'am Tinia Tanturan, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Hindi ko nakikita si ma'am. okay naman po. Okay. Pakitawag nga isang kasamahan natin doon. Pakitawag lang. Sige, tawag lang isa sa kanila doon. Okay. Isa dyan nakatambay lang siguro. Yung microphone ni ma'am at saka upuan kasi natatakpan si ma'am eh. Uro mo si ma'am dito. Urong pa. Sige. Yan. Okay. At lagyan ng mikropono. Yan. Oh, di ba ma'am? Kailangan nakikita natin si ma'am para good mood tayo pag nakita ng naka-smile na isang bayani nating OFW. So nakuha nyo na po ma'am ang inyong mga benefits? Yes sir. Ngayon po nag-arigluhan na po kami ng agency ko po sir. Nakuha na po. Binigay na po nila sa akin sa sahod ko pa. Good. So, kompleto na po. Opo. Yung mga benefits nyo lahat-lahat. Opo. Lubos po ako, sir. Nagpapasalamat po sa inyo, sir. Sa umpisa po hanggang ngayon po. Lubos na lubos po. Pagpapasalamat ko po sa inyo dahil sa tulong niyo po sa akin. Lalo na po yung tumulong po sa akin. Yung ano ko po, bilas ko po, na si Saldi Linan Mariano. Siya po talaga yung tumutok po sa asawa ko na pumunta po dito. At hanggang ngayon, siya pa rin po yung kasama ko pumunta ng POA. Lubos din po pagpapasalamat ko po sa kanya, sir. At saka sa una po sa Panginoon. Ayon, sige. Kami po ay labis-labis na ang pasasalamat sa inyo pong pagtitiwala. At sa mga susunod po na panahon, kapag meron pa ho kayong mga kailangan, tulong mula po sa programa, andito lang po kami. Andito po yung pera sir na binayad po nila sa akin. Oh, wag mo na ipakita. Okay, baka mamaya may makita sa TV, makapag-isip pa ng masama sa iyo. Okay. Ihatid si ma'am, ha? Oo, oh, ipapahatid ka na lang ni Idol. Mahirap ihatid na sinabi mo. Kailan pa? Po yung bilas ko sa baba, sir. Good. At good. Kasama ko po. Oh, kasi alam niyo, ma'am, hindi naman lahat ng tao nanonood sa amin at nagkikinig. Puro mababait. Meron din ho talaga mga gago. At ayaw po namin na pag-uwi niyo po, may mangyayari sa inyong pera. So, huwag niyo po ilabas yung pera. At okay na po yan. Apo. Alam namin na nandiyan na sa inyong pera. Ang importante, kami po ay nakatulong at kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala. Mabuhay kayo, madam. Thank you po. Maraming salamat po, sir. Sana po, sir, marami pa kayong matulungan ng mga OFW kagaya ko din po. God bless po. Ingat po. God bless. Okay. At siyempre, I don't kay Ma'am Marisa Cruz. Yes. Papasalamatan natin. Thank you. Okay, Ma'am Marisa. Thank you. Accomplishment report. Mga reklamo at sumbong na natultuhan. Mga problemang agad na solusyonan. Mga kasong binantayan at di tinigilan na mula simula hanggang katapusan. Accomplishment report. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, very very good news nga yan. Siya yung napauwi natin at pagkatapos sabi niya meron pa siyang kailang habulin ng mga benefits. Oo, benefits. Kaya pinasamaan mo sa reporter natin. Eh, ngayon, nakuha na daw niya. Kompleto na. Kompletong-kompleto okay, na. Kaya sige. Talagang lubos na ang pasasalamat niya. Yes. Alright? At ngayon naman po ang ating pinaka-aabangang sumbong at aksyon. At nandito ngayon, si Mr. Jennifer. Lalaki siya, pero Jennifer ang pangalan niya. Sige, Mr. Jennifer. Tagisa. Isa okay. Po siyang Grab driver. Andito siya ngayon, Idol, para linawin. Gusto niyang ireklamo kasi yung ginawang paninira sa kanya sa social media ng kanyang naging pasahero noong August 24 ng 9 a.m. Sumakay po ito sa Commonwealth. Pakilapit mikropono ni Sana. Nasaan ba yung mga tumutulong ulit? Okay. Pakitawag ulit yung mga tumutulong. Mag-station ng isa tao dito. Okay. Sige. Sir Jennifer, kaya po kayo napunta rito dahil meron pong naninira sa inyo sa social media. Yes, sir. Pero bago ang lahat, gusto ko kayong bigyan ng babala na kami po'y patas dito kapag nalaman po namin na kayo po'y nagsisinungaling, mas lalo kayo mapapahiya. Yes. Doble hong. Yes, sir. Kahiyaan ang abutin ninyo. Yes, po. So gusto ko po maging honest kayo. Yes, sir. At kapag kayo po'y naging honest, then maasahan nyo po ang aming tulong. Yes, po. 100%. Yes, po. Okay. Ano pong klaseng paninira po sa social media ang ginagawa po sa inyo ng inyong paserong si Lynn Swangco at bakit niya po kayo sinisiraan? Una kasi sir, pinick up ko siya sa may Commonwealth. Tapos po, pagdating ko doon, puro pagkain yung ano niya po, yung ikakarga. So, okay. Pinaliwanag ko sa kanya na, ma'am, pasensya na po kasi bawal po sa amin yung pagkain kasi po, matapon po at saka mangangamoy po sa loob yung next pasero po.
magrereklamo sa amin. Okay. Noon, medyo nagalit na po siya. Pinaliwanag kong mabuti sa kanya. Pero hinatid ko pa rin siya, sir. Kasi nga, dalda ng dalda. Ay ko ng patulan po. Kasi yun ang turo ano sa amin. Ano po yung ginagawa niya sa loob ng sasakyan? May dala siya mga pagkain. Catering siya, sir. So, pagkain, lahat ng catering, nandito po yung picture, sir. Okay, pwede ba natin mga... Sobrang... So, nagkarga ho siya ng mga pagkain. Opo, kasi bago ikarga, sir, sinabi ko sa kanya, sir, na ma'am, pasinsya na po. Kasi bawal po talaga yung... Okay. Pagkain. Ano pong klase mga pagkain, halimbawa? Nakabalot lang po siya ng plastic kasi, sir, eh. Kaya... Ay, okay. Dapat kanina niyo pa ito hinihingi. Ngayon patuloy siya maghanap. Diba? Sige po, sir. Pakikwento na lang yung napag... So, bawal ho sa inyo magkarga po ng mga pagkain sa loob ng sasakyan. Oh, yun po'y patakaran. Patakaran po. Opo. Okay. Ito na nga, mga pagkain nakalagay sa... Supot lang po ng iba, sir. Mangangamoy nga naman yung sasakyan. At saka, sir, baka sasabog po, sir. Bukod sa mangangamoy, there's the possibility na baka mabutas yung cellophane opo. At kumalat dun sa loob yes ng sasakyan po, for nada yung pasada mo. Yes po, sir. Yun po yung pinapaliwanag ko sa kanya. Diba? Nagagalit po siya po. At ang ano po, sir, hinatid ko na siya, sir, para po matapos po, sir, kaya ayaw ko ng patulan. Yan ang sabi namin ng Grab na huwag patulan ng pasayro. Hinatid ko po na, sir. Ang problema, sir, pagdating doon, pinaabangan pa pala ko sa kapatid niya. Muntik po akong binugbog, minura, at sinabing, buti buhay ka pa, hindi ka natukhang. Inaganon. So tumawag ko ng 117, sir, kasi nagulat ako, natakot. Sino tumawag ng 117? Ako po, sir. Nihingi ako ng tulong. Tama yung ginawa niyo. Pagkatapos, sir, sinabihan pa ko niya, tumawag ka ng pulis, pagsisihan mo yan. Sir, yun palang ibig sabihin niya pagsisihan ko. Yung social media niyan. Pinost pang may addict po ako. Nasaan na po? Okay. Samantalang hindi ako nakatira sa sinabi meron niya, meron kayong picture niya? Andiyan po. Sa Facebook niya, sir. Kumalat niyan. Hindi, kaya nga meron kayong picture niya. I-ready niyo yung picture ni Lynn Swanko. So gusto niyo po makagante. Yung ganti na legal. Opo, sir. Gusto kasi ko linisin yung pangalan, kayo. Sir. Kasi natatakot po ang pamilya ko hanggang ngayon. Alright. Hindi ako nakabiyahe dahil dyan, sir. Ang dito asawa ko humabol ngayon, sir. Kasi natatakot. Nandito po si Mrs. Sa baba. Hindi ko alam kung nakarating, sir. Paketin niyo si Mrs. Hindi ko alam, sir, kung nakarating na, sir. Kasi tumawag lang sa akin, humabol, Lynn's sir. Post. Sabi rito, yung post niyo po na Grab taxi driver, addict po yan. Pumupuesto sa kalooban sa Barangay Batis yan sa San Juan City. Sino po itong nag... Ano parang pa conversation ng mga kaibigan yan, sir. Tapos kinapture niya, sir. Pinusa FB. Para okay. Lang paniwala talaga yung po, tao. Kilala niyo po siya. Okay. Sino ito, Nis? Pag itong blue. Pag blue, yung sagot yung mismong, niya, sagot siya. Yung may-ari. Oo, yung opo. May-ari nung ano na yan, nung shot. Okay, yung post niyo po na Grab taxi driver dati po yung addict. Okay, so merong nag-message sa kanya, nakakilala niya sinabing dati ro kayong addict. Kunwari, oo. Tapos ngayon, sabi niya talaga po. Tapos, opo ma'am, doon po ako dati nakatira. Sinisita ko mga addict doon, tinimbre ko. Yan sa pulis. Kayo raw, tinimbre na sa pulis? Oo po. Sabi niya. Na kayo sa pulis? Ako daw tinimbre niya. Hindi ko alam, sir, kung ano yan, sir, pinost lang kasi niya yan, sir, sa Facebook eh. Okay. Pero minsan ho ba kayo ay naisumbong na sa police? Wala, dahil... sir, kahit anong record. So maaring ito pong ka-text niya, kasabot lang niya? Hindi po ako nakatira ng San Juan, sir, mula ano. At hindi rin ako nag-drive ng taxi po sa mulang sa buhay ko po. So saan po ito? Nakapost sa... Facebook po. Ano na yan, sir? Naka-ano na yan sa Facebook, sir? Marami pa siyang pinagsasabi, sir. Pwede ba natin makita yung Facebook account ni Lynn? Saka sa grab.ph po namin, sinira niya ko para lang ano talaga po. Sige. Mr. Jackson Tan, Community Supervisor, Driver Services Department ng Grab. Magandang hapon po, Mr. Tan, sir. Good afternoon po, Idol. Okay, driver niyo po itong si Mr. Tagisa? Yes, sir. Grab car driver po namin. Grab car driver. Okay, ano bang patakaran ng Grab pagdating po sa mga pasahero na meron pong ikakargang mga pagkain? Actually, Idol, ano yan eh, discretion ng driver. Pero we suggest na i-explain nila mabuti na yun nga po, hindi talaga rin kasi maano namin pag-food pa kasi tumaga. So, maano rin po yung biyahe nga ng drivers natin pag kumalat sa trunk or sa loob na sasakyan. Bukod pa dyan, siguro yung amoy din, sir, ano? Para dun sa susunod na pasahero, hindi ho maging komportable dahil nga po sa iniwan na amoy ng pagkain na ikakarga doon sa loob ng sasakyan. Di ho ba? Tama po. Okay. So sa kaso po nitong si Mr. Tagisa,
na meron pong naninira sa kanya na pasahero. Apo. Ito pong si Mr. Swang, si Lina Swangko sa Facebook. Andito nga siya kanina, naiyak. Andito rin po yung misis niya ata, nasa baba na. Ano pong klaseng ayuda ang maibibigay po ninyo sa Grab? Gayon, wala naman po pala siyang kasalanan at sumusunod lang po siya sa patakala ng Grab tungkol po doon sa pagkakarga ng mga pagkain. Eh ngayon po, hinaharas po siya. Ano pong tulong na maasahan niya po sa Grab? Actually, Idol, yung maaano namin sa kanyang tulong is maiban na kagad or maisuspend na yung passenger na yan. Yun nga lang po, kailangan namin din makita po yung mga supporting documents na para at least yun din po yung iaano namin na attachment dun sa file po dun sa passenger na yan. Okay. At kung sakali po magkaroon ng demandahan, magbibigay po kayo ng abogado sa kanya at ano bang pamang nararapat na legal assistance? Ano po? Yes po. Tama po. Alright. Ito lang ho bang kauna-unahang pagkakataon na may nagreklamo labang kay Mr. Tagisa? So far, ito pa lang po yung worst po na as in binash po ata si Mr. Tagisa ng mga common friends ni passenger po. Okay. Sa isa pong post dito sa Facebook account ni Lynn Swangko, sinasabing dating addict daw po itong si Mr. Tagisa at naireklamo na po itong sa police. And I know kayo po ay gumagawa ng mga background check, NBI, yes, police at barangay clearance bago nyo po itinatanggap na maging driver ng Grab ang isa nyo pong magiging driver. Yes po. Okay naman po ang record nitong si Mr. Tagisa. Yes po, kasi nakapag-provide naman po siya ng NBI sa kanang police clearance po. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa time na binigay niyo sa amin, Mr. Jackson Tan. Community, yes, supervisor. Ano na lang po si sir po, papuntahin na lang po dito sa office and pahanap na lang po kami para ma-assist din po namin, sir. Sige po. Mr. Tan, maraming salamat po, sir. Salamat din po, Idol. Okay. So, Sir Tagisa, kanina pa namin tinatawagan si Miss Lynn Swangko. Ayaw niya po makipag-usap. Nakausap na po siya kanina ng staff, pero nung malaman niya na siya ay interview namin tungkol po sa inyo, binababaan niya na po kami, binabaan niya kami ng telepono. Ngayon po, ring ng ring na lang po yung kanyang cellphone, hindi niya po sinasagot. Now, sa nakikita ko po, kayo po talaga ay naapi rito. Dahil kung itong si Lynn Swangko, kung siya po talaga ang agrabyado rito, sana sinagot niya po ang tawag namin, total patas naman talaga kami rito, para ibigay yung side niya. E kaso, sir, ayaw niya magsalita. Binababaan niya kami. So very clear na kayo po ay nasaktan at gumawa siya ng mga paninira against you na masakit nga naman talaga ito. At andun, pwede siguro nating ipakita ulit yung post na nag-post yung Lynn Swangko. Sana. Ayan, sir. Pinos kayo pati picture nyo. Nagsasalita ako dyan, sir. Okay. Anong sinasabi dyan? Kasi paalala sa mga Grab user, ingat po tayo sa mga ganitong klaseng driver. 9 a.m. na mag-book ang mister ko para pick up ako sa Commonwealth, papuntang Wildlife, at ito si Manong Jennifer Lagunda Tagisa ang dumating. Pagbaba pa lang sakyan, parang balisa si Manong at nagmamadali. Palagay pa lang ng isang menu. Ayun, sa compartment, reklamo na agad si Manong. Eh talaga naman dapat magreklamo ka. Dito huli na agad siya. Mangangamoy daw sa sasakyan at bawal daw yun dahil yun daw ang seminar sa kanila sa Grab. Paano po ang gagawin? So naipaliwanag naman pala niya na bawal nga yung pagkain. So napikon lang po siya, hindi niya matanggap yung ginawa niyong pagbabaw sa kanya. Ay, kung gulo, hinatid ko na po. Parang walang gulo, sir eh. Hinatid ko na siya po. Oh. Tatanungin ko siya, ma'am, ikakarga ba to? Ba't ka nang tanong na tanong? Ginaganon niya ako. So parang magalit ako. Sir, ganito po. Pwede namin kayo matulungan. Two ways. Number one, mag-file ho kayo ng libel against her. Po. Bibigyan po namin kayo ng abogado. Yes, sir. Thank you. Di kampanilyang abogado na para may paglalagyan itong si Miss Lynn Swangko. Pagbayaran niya po itong ginawa kasi niya. Kasi manager daw po siya, sir. It doesn't matter po. Kahit saan siya manager. And then number two, pwede rin po natin i-post sa social media. Meron po tayong Rafi Tulfo in Action Facebook. Para lang malinis, sir. Natatakot ako din sa pinost niyang adik. Diba kung dami nang namatay dahil sa social media na. Parang okay. Natakot yung pamilya ko, sir, pati nga sa probinsya, sa Bohol, tumatawag na sa akin, umuwi ka na lang. Sir, natatakot. Okay, bakit to kayo natatakot ulit, sir?
kasi po sir, yung pinupost niyang ano sir, eh, mahirap yun eh. But, hamunin ko nga siya sir, nang paragdis kami sabay eh, baka siya pong ano eh. Nakakatakot nga naman ito, diba, mga kapatid, names, sila, yung sinasabing media? Kayong addict, tapos ngayon, kumalat ito, akalain ng iba, may mga police din, mga trigger happy, na talagang addict yung si Manong, eh baka siya ay pagdiskitahan. O kaya bother yung buong pamilya niya dahil doon nga. Bukod dyan, buong pamilya, apektado. Totoo po yun. Pati mga anak ko, sir, nakabasa nito. Ilan po mga anak? Ilan dalawa po. Ano pong reaksyon ng anak niyo? Nagulat sila, umiyak sila. Dahil siyempre, bakit ganito yung papa ko? Ba't ginagano nila? Si Mrs. po, ano pong reaksyon? Takot na takot, sir. Ngayon nga galing sa school, sir, pumunta lang dito. Sabi ko, wag na kayong tumuli. Ako kaya ko dahil natatakot sa akin. Sige. Meron ba tayo isang reporter dyan? Sige, sir. Makakuha po kayo ng justisya. Pinapangako po sa inyo. Hindi ho tama itong ginawa ni Ms. Lynn Suangco. Anyway, kung nakikinig ka, Ms. Lynn Suangco, kanina pa namin kayo tinatawagan. Dyan upo ka rito. At ayaw nyo pong magsalita. Bagkus, binabaan nyo kami ng telepono at ring ng ring. Ngayon, yung cellphone mo at ayaw mong sagutin. Jana, una natin gagawin ay sasamahan natin si Sir na makapag-file ng reklamo, paninirampuri, laban dito kay Lynn Suangco. Alright. And then, number two, kukuha tayo, syempre, sa Grab ng ayuda at kasama nga doon, yung sa patakaran nila na bawal yung pagkarga ng mga pagkain. Dahil nga, kasasabi ng Mr. Jackson, although yun ay discretion na ng pasaher, ng driver, pero kung totoo, may patakaran nga sila dahil nga doon sa amoy at saka yung sa baka maglink. Leak. And then number two, i-post natin sa Rafi Tulfo in Action Facebook page. Alright. Para naman makabawi si Sir at sabihin natin na pumunta dito si Sir Tagisa para i-clear yung kanyang pangalan. Alright. Okay. And then, magpapadrag test siya. Willing, sir. Para makita na hindi po kayo addict. Sige, sir. Kasi sinasabi niya, no? Alright. Now, with that drug test result, ipopost natin sa, ano yan, sa social media. And then, yung pagpa-file ng kasong libel laban kay Lynn Suangco. For the last time, subukan pa rin natin siyang tawagan kung gusto niya pa rin magsalita. However, kung ayaw niya, huwag na natin pilitin. Okay? Sige, yun lang mo po, sir. Okay na po. Salamat, makakabawi sir. Na po kayo. Opo. Pinapangako po sa inyo. Makakabawi po kayo. Okay? Thank you, sir. Alright, at kami po ay magbabalik dyan lamang po kayo. At bago ko nga pala mag-break, yun, at least pala, Idol, nakausap natin din yung Grab, na yung mga ganong patakaran. Diba? Kasi kung hindi natin... Kung ako ang taxi driver, hindi ko pasasakin ang isang pasahero na merong mga bit-bit na mga pagkain. Lalo catering pala ito, meaning maramihan, bulk, yung ano, yung... Okay lang siguro pag yung mga chichirya. Oo. Okay? Pero kung halimbawa yung pasahero ko may dalang soft drinks, may dalang hamburger, pagbabawalan ko. Kung ako ang driver, why? Paano yung susunod na pasahero? Correct. Kasi may mga ibang pasahero na maselan eh. Especially pag ulam or sabaw, kasi nangyari na yan sa sasakyan ko, yung natapo lang yung sabaw, iba ang amoy eh. Diba? Alam mo yun? No, not only that name. Sa totoo hindi, lang. That's not what I'm driving at. Ang sa akin, may mga pasahero maseselan. Yun nga, yung pag susunod. Pinayagan mo halimbawa, yung isang tao na sumakay, may dalang hamburger, o merong dalang lumpia, kumakay ng lumpia, sumasosaw sa suka, pagbabawal ko yan, bakit? Kasi may iwan yung amoy niyan. Oo, dumidikit talaga sa sasakyan. So, yung susunod na pasahero, kung nagkataon na pihika niyan, bababaan ka. Oo. So, kawalan ng kita yan. E buti sana kung agad-agad maalis yan. Some of the smell ng food, it will take half a day. Yung iba pa nga, one whole day. Oo, unless kung pupunta ka sa car wash. Kahit anong air freshener, minsan pagkain, pag ulam especially, hindi diba? Kinakaya. So tama lang talaga na ipagbawal sa mga pasahero na kumain sa loob ng taxi. At lalong-lalo na magdala ng mga pagkain na yung mga pagkain na yun ang mag-iiwan ng amoy sa loob ng taxi. Bawal talaga yon. So tama lang yung ginawa ng ating complainant na sitahin. Pero gayon pa man dahil siya isang mabait na Grab driver para wala nang cheche-boreche, hindi na lumaki pang gulo,
pinayagan niya. Mm-mm. Nagmagandang loob siya. Ang 60, yung kanyang pagmamagandang loob, pakilagay niya ulit yung mga pangalan na I'm not done here yet. Pakibalik lahat yung mga pangalan kanina lahat dito, Carol and Odette. Yan, si Jennifer Tagisa yung complainant natin. Ang 60, yung pagmamagandang loob ni Mr. Jennifer Tagisa na ihatid pa rin itong si Lynn Swanko, bagamat masama ang loob niya at bawal naman talaga yung magkarga ng pagkain sa taxi. Nagpakabait siya, magandang loob, hinatid niya, yun ang nagpahamak sa kanya. Yung pagiging mabait niya, dito siya pinagsamantalahan. Dahil siya ngayon ang nababash. Pero buti nga alerto pa rin siya, nakatawag pa siyang 117. Kaya tumawag siya 117 sa halip na bastusin niya yung pasahero, sa halip na meron siyang gawing hindi ka nais-nais doon sa pasahero, babae pa man din, hindi niya ginawa yun. Oo, what did he do? Ginawa niya yung nararapat gawin ng isang normal na tao. Oo, hindi siya nagmura, nagkung ano man, naghamon, hindi. Wala. Tumawag ganun siya sa 117 dahil he was threatened by the boyfriend of Lynn Swanko. Nung kapatid daw. He was threatened by the brother of Lynn Swanko, the passenger. So, nagalit itong si Lynn Swanko dahil tumawag siya sa 117. Sinabi, sa pagtawag mo yan, pagsisihan mo. Kaya ito na nga. Yun, nailagay siya sa, yun ang malinaw. Right. Mm-mm. Okay. So ngayon, Odette and Carol, pwede niyang burahin to. Maglagay na kayo ng bagong script. Okay. Sige po. At mga kapatid, ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, mi goreng ng Indomie siksikliglig at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Bitter Go na may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes, sinamaan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bitter Go na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan naman po natin na mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare. Tumawag lamang po kayo sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na, dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa Horny Goat Weed Extract at L-Arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakian para mapanatiling masaya ang paglalaving-loving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na atid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At ng organic acai berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic acai berry, all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic acai berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:35 ng hapon, at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86%. Sa loob ng 24 hours. Sige, Idol, meron kang idadagdag. Okay, pakilagay nga ulit yung ano, yung complaint kanina ni Manong. At tinatawagan natin itong si Lynn Swanko. Ang masama nito, nagmayabang siya kay Carol. Nasa UNTV raw siya at babanata niya ang TV5. Sige po, Miss Lynn Swanko, banata niyo po ang TV5. Tingnan na natin. Pinag-aaway niya yung TV5 at saka UNTV. Babanatan doon yung TV5, babanatan niya si Jennifer Tagisa. At nandun na rin siya sa
UNTV, pinikturan niya yung UNTV. Pinikturan niya yung studio ng UNTV, tapos sinabi niya sa kanyang post, right now, even while we speak, nandun na siya, ready for interview. At iniintay na lang daw niya si Mr. Daniel Razon. I'm sure naman si... At nung makausap niya, si Carol, nagbanta siya, babanata niya ang TV5. I'm sure na si Daniel Razon ay is a very reasonable man. Yes, he at is. At hindi siya papatulan. Mm-mm. But anyways, kung yan ang gusto mo, Miss Lynn Swanco, babanatan mo ang TV5, go ahead. Karapatan niyo po yun. Kung meron kayong pwedeng maibana sa TV5, go ahead. Pero be ready. Pag oras na ginawa niyo po yan, it's a point of no return. Pagsisisihan niyo po yan. I promise you. Binibigyan po namin kayo ng pagkakataon, Miss Lynn Swanco, na sagutin po yung pong reklamo laban sa inyo. Very, very fair po kami. In fact, kanina pa lang, nagbanta na ako doon kay Mr. Tagisa na kapag nagsinungaling siya, siya mapapayat, palalayasin natin yan. At meron po kaming record dito. Oo. Na pinapalayas po namin yung mga nagsisinungaling. We've done that several times in the past. You are fair and square dito lagi. Di ba? Very, very fair and square kami. Kahit complainant pa yan, pinapalayas mo. Ang siste, ayaw ni Miss Lynn Swanco magsalita, magbigay ng panig niya sa atin dito, bagkus, nagbabanta siya, babanatan niya ang TV5. Then let's see. Salamat po. Alright. At ituloy po natin ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng fungi na sabon na kung saan kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa, amoy sa genital part, para po sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng fungi na sabon para po sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Sure Seal Elastomeric Sealant, ang pantapal na iwas crack. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Saklolo, kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 Watt dahil maputi-maputi ang Mega Grill, maputi-maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Megaling, megaling ang Mega Grill, megaling, megaling ang Mega Grill, megaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo.
Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng... Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Action News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Action News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2000. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:42 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Idiniklarang regular holiday ang September 1 base sa Proclamation No. 297 ng Malacanang. Inirekomenda ng National Commission on Muslim Filipinos na gawing pista opisyal ang Muslim Festival na Eid al-Adha o Feast of Sacrifice base sa Islamic calendar. Ang Eid al-Adha at Eid al-Fitr ang dalawang major feasts ng relihiyong Islam. Sa ibang balita, nagbigay na ng 190 million pesos ang Uber System Incorporated sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB bilang kabayaran sa multang pinataw sa kanila ng ahensya. Dinala ng mga abogado ng Uber na sina Attorney Roberto Ramiro at Attorney Ann Masenon ang cheque sa opisina ng LTFRB sa Quezon City bandang alauna ng hapon kanina. Matatanda ang sinuspindi ng LTFRB ang Uber ng isang buwan dahil sa pagtanggap pa rin ng mga bagong aplikante. Yan ay sa kabila ng utos ng ahensya na huwag muna pabyahin ang mga bagong partner na nag-apply noong July. Nakatakda namang mag-anunsyo ang LTFRB kung tuluyan ang babawiin ang ipinataw na suspensyon ngayong nakapagbayad na ng multa ang Uber. Philippine Standard Time, 2:43 ng hapon. At yan ang balita. Mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile, San Man Kailanman, kapatid, higit sa balita, Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Binatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. Guys, meet my robot. My proximity sensors to. Wee. Sige nga. Robot, what's the distance between me and my San Miguel flavored beer? 3 feet. Eh, the distance between us and our beer cooler? 5 feet. Galing! Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. May refreshing apple and lemon flavors na may light beer buzz. Eh, ito. What's the distance between Trish and Ben? Warning, too close. Warning, too close. Sweet! San Miguel flavored beer. The seriously fun beer. Drink responsibly. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para posiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil.
Winner sa Lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tag-ulan, iwasan ang nagpapawis na pader, natutuklap na pintura, at nagmamapang kisame. Mag-Super ThoroSeal, ang cementitious waterproofing na subok sa firewalls, basements, CR. Safe at non-toxic, kaya pwede din sa swimming pools, fish ponds, at concrete water tanks. Basta konkreto, i-ThoroSeal mo, walang tagas, walang tuklap, no bad jobs. Over 100 years of waterproofing experience. Mula sa Jardine Distribution. Cementitious Waterproofing Super ThoroSeal. No back jobs. Piliin ang ThoroSeal White para sa inyong firewall para naka-waterproof na, may white finish pa. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para huwag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, wantusawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nakikiisa ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ang himpilang ito sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2017 na may temang Filipino, Wikang Mapagbago. Gamitin at paunlarin natin ang Wikang Filipino bilang wikang marangal, malikhain at mapagbago. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo! Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik po muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet. Shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang lihiti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. Siya nga pala, no? Oo. Sa Friday na ba? Yung sa uli ng bayan? Friday na, September 1.
233,000 pesos po in cash and kind ang nasoli po. Yes. For the month of August. Kita mo, mga taxi driver, mga bayani, salamat at makita-kita tayo sa Biyernes. Batch okay. 55 na ito, Idol. Batch 55. Okay. Sama niyo pong buong pamilya, no, ang laging sinasabi ni Idol, yes, para masaya. Yes, para masaya. Dapat ipagmalaki niyo yung parangal na makukuha niyo. Ipagmalaki niyo sa buong barangay, sa buong lungsod, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Tama. Na kayo po ay isang tapat na taxi driver. Correct. Kayo ang mga bayani. Kayo ang mga bayani. Puro taxi driver to dito, ano? Hmm. Puro ba? Walang... Merong hindi. Yeah. Na kayo po ay mga tapat na Pilipino. Oo. Oh, oh. At meron tayong mga bisita, dalawa. Oo, oh, oh. Ito naman apat. Ay magkakapitbahay. Okay. Sige. Si Helen Makalisang, Nelda Estrada et al., samahang magkakapitbahay Floresca Property. Andito okay. sila, Idol, para mapasara yung isang babuyan sa kanilang lugar na umano'y malakas sa barangay dahil ang may-ari nito ay isang tanod. Magandang hapon po. Magandang sa inyo, hapon, mga ma'am. Magandang hapon po. Sino po si Ma'am Helen? Ako po. Kayo na lang po magsasalita? Opo. Sige, Ma'am Helen, meron pong babuyan na perwisyo po sa inyong opo. Barangay. Sige, paano ito naging perwisyo, ma'am? Kasi po mabaho po, lalo na po pag nilinis nila yung baboy, mabaho po, tsaka pag nagpakain po, mabaho din. Ilan ho ba ang baboy na nandun sa... May inahin po sila, tapos may biik siya na siguro mga 4 months na yun, 3, tapos may malalaki na 4 na lang po kasi na-dispose ng 2. Ilan po natitira? Bali, ano po yun, 3, 4, 5, 6. So, 6 ang nasa kasama piging ngayon? Kasama po yung inahin. Okay. At ang inyo pong reklamo ay mabaho. Opo. Lahat po kayo magkakapitbahay at pare-parehong reklamo ninyo. Opo. Kayo po'y lumapit na sa barangay para iparating itong inyong inahing. Opo. Pero hindi po kayo pinakikinggan sa barangay. Pinapunta lang po ni Cap, kinabukasan, wala rin po nangyari. Okay. Kausapin natin si Mr. Edgar Mabalot, yung barangay sekretary niyo po. Opo. Okay, tumatawa si ma'am. Kilala niyo po ito? Opo, kasi lagi po siya presidente sa barangay. Presidente po ako ng home. Ah, presidente po kayo ng home owners. Okay, sige. Sir Edgar, magandang hapon po. Sir Edgar, Mr. Mabalot, sir. Hello, sir. Magandang hapon po. Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Sir, andito ho si Ma'am Nelda Estrada. Yes, sir. Yung presidente po ng inyong asosasyon, barangay ng homeowners association dyan sa inyong lugar. Opo, opo. Sinamahan po siya ni Ma'am Helen Makalisang at dalawa pang kapitbahay na iba. Ang reklamo, sir, alam niyo na po siguro, ano, tungkol sa baboy. Opo, nabanggit na yung sa baboy. Pag-aari po ng inyong tanod? Opo, opo. Sir, ba't ninyo ito ma-action-action ng, sir? Papatawag po natin agad to para ipapagbigay alam ko rin kakapitan at papatawag niya para magawa niya ang action. Ano po? Magawa ng... Papatawag po namin itong aming tanod para magawa ng action. Makakausap ni Kapitan. Okay, baka tanod po itong may-ari ng piggery, sir, ano? Tanod po itong may-ari ng piggery, tama? Opo, Joseph Orpilia, tanod nga po namin to. Okay. Yung pong kanyang piggery ay situated sa isa pong residential area na bawal opo. Po magkaroon ng ano, babuyan, di ho ba? Opo, opo. Oo. Eh siguro, sir, makabubuti na pagsabihan niyo po siya na i-dispatch na lang po yung mga baboy at mga biik para matapos na po yung gulo. Sige po, makakaasa kayo ng action dito. Maasahan po sa ngayon. Opo, so, hindi po sir, sigurado. Makatawag natin to. Kaya lang wala si Kapitan ngayon, maaaring bukas po. Hmm. Opo, pwede po kayong tumawag uli bukas para malaman kung anong naging pag-uha. Hindi na kami makantay bukas, sir. Yes, since sir. Wala ho siyang permit sa business permit licensing office. Ipasasara na lang po namin siya, sir. Alam po namin, binaklas na to dahil nakatira to sa gilid ng ano ng Tulyahan River. Tinatanggal na po lahat ng nakatira roon. Ang alam namin kasama siya sa hindi po, sir. Ano, nilipat po sa binaklas nga po. Kaya pagkaalam po ni Cap, nawala na po kasi sabi niya 3 days lang. Opo, tinanggal na kasi sila ron. Pero nilipat po sa ilalim ng bahay nila mismo. Sige po. Sabi na lang dun sa nagre-reklamo, ibigay sa amin yung pinaglipatan. Kasi ang alam namin yung dati pa ho eh. Oo, kaya po kami lumapit dito sir kasi natakot kami. Then nagbanta po sir. Nagsasalita po sir na humanda yung mga nagsipagpirmahan na yan.
Kasi nagsipagpirmahan po yung mga kapitbahay namin na gusto po talaga namin matanggal. Baka naman na, parang katulad kay Lynn doon sa pasahero sa Grab, ibabash kayo sa social media. Oo po, sige po. Kaya doon po kami natakot. Kaya nagdesisyon na po kami talaga na lumapit dito kay Sir Rafi kasi yun ang kinakatakutan namin. Wala ko dapat ikatakot dahil kayo po ang nasa tama. Kung baka diretso kayo ngayon, pag kayo po ang nasa tama, panibagong ano, tirahan niya kasi hindi namin alam yung bago. Kasi nung pinuntahan po yun ang mga tauhan niyo po ni Cap, kinabukasan, nagwala po yun eh. Nagmura siya. Oo, hindi niyo na pinaalam sa amin na nagwala sila. Nagmura pa eh, umalis po kumilos ako kasi ayaw ko pong hindi na kayo bumalik dito para ipalam. Kasi pinapuntahan natin, tapos hindi namin alam kung ano yung sumunod na aksyon. Hindi niyo na naibalik dito. Sir! Opo. Bago ko kausapin ang BPLO, Quezon City Hall, mapapasala niyo po ito o hindi? Papatawag po namin para malaman niya kung ano yung mga kanya nagawang ano. Sir, papatawag pagkatapos kakausapin. Opo, patatanggal natin. Patatanggal? Oo. Maasaan ko po sa kayo na matatanggal sige po, na po. Sige po, opo. Ididispatch na po yung mga baboy. Papapot po agad kay Kapitan. Sige, sandali. Tawag lang po agad kayo. Siguro so bukas, sir. Para malaman niyo kung ano opo, yung opo. Sir Edgar, bukas sige po, sir. Gagawa na po kayo ng aksyon. Tama, opo, Sir Edgar? Opo. Sige tama, po. Sir? Opo, salamat po sa pagtawag niyo. Okay, sige. Sir, huwag niyo ako madalhin para minamadali niyo ako. So hindi bukas, po. Sir, bukas, ipatatawag niyo po yung si Mr. Orpila. Joseph Orpila, yung aming tanod para mapasara ni Kapitan, patanggal sa kanya. Matanggal, yan. Malalaman niyo agad kung sige, sandali lang po, sir. Ano, tingnan ko kung ito ba isa ako pa rin ng BPLO, baka may magagawa pa rin kahit papaano dahil itong ating BPLO Quezon City talagang mabilis umaksyon palagi. Mr. Gary Domingo, magandang hapon po, Sir Gary. Ito po isang backyard piggery. I don't know kung ito po sako pa rin ninyo at meron kayong magagawang tulong. Matagal na po inireklamo, malaking perbisyo po to. I'm sure walang permit to sa inyo. Meron po ba kayong magagawa dito, Sir Gary, in case na pumalso? Papuntahin mo na yung tao sa amin. Patik, definitely hindi sila allowed magbabuyan doon sa area dahil hindi allowed. Number two, may nagsuntoy niyan. So, pwede kahit bukas aksyonan natin yan. Sasama ko na yung barangay operation center namin. Pati yung ating CPL para sa sanitary. Ayun naman pala. Pwede natin isasarado. Sige, sige. Salamat po, Sir Gary. As usual, mabuhay ho kayo, Sir Gary. Thank you. Mabuhay kayo, Rabi. Okay. So, Ma'am Helen, kita mo, bilis. Apo. BPLO, sasamahan namin kayo. Bukas na bukas, pupunta kayo doon, sarado na. Dispatch na lahat ng mga baboy. Opo. Wala nang ingay doon. Okay, ma'am? Opo. Sige. Maraming salamat po, sir. Salamat. Sir Edgar, salamat po sa time na binigay niyo sa amin, Sir Edgar. Opo, salamat po. Ganapon po, Sir Edgar. Opo. Sir. Okay na po yan, ma'am. Solve na po yan. Maraming salamat po. Kasi yes, taba ko kami. Thank you po. Okay na po yan. Wag ko kayong kabahan. Yan sinasabi ko kanina sa inyo. Wag ko kayong matakot kapag kayo po'y nasa tama. Okay, sige po. Alright, and happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, lalo na daw po kay Project Engineer JJ Bautista ng UPAIT team. Ayan, happy birthday. Happy birthday! At magandang hapon din daw kay Marie Gallego at sa lahat ng mga listeners ng Wanted sa Radyo. At may bisita ulit tayo. Ito naman ay mag-ina si Ma'am Corazon del Rosario and Kyra del Rosario para humingi tulong na mapatigil na daw po ang ginagawang paghuhukay sa kanilang lugar dahil po sa lumulubog na sila at pinapasok na ng tubig yung kanilang kwarto. Mga taga ano to, Idol, Barangay Santa Cruz sa Angat, Bulacan. Sige po, Ma'am, pakikwento Bulacan. Po. Odette, ano yung picture sa itimbre sa Bulacan kanina? Akin na po yung picture. Odette, magagawa ba natin action yon? Yung sa traffic enforcer? Pupunta pa pala dito muna yung complainant. Hindi pa ata ready pa. Yung... Sige, magandang hapon po, Ma'am Corazon, Ma'am Kyra. Opo. Good afternoon, sir. Okay, galing pa sila ng Bulacan. Sige, ikwento niyo po, ma'am, itong inyong gustong ireklamo. Yes po, sir. Kasi po, year 2010 po nung kami tumira na po sa amin. Nagsimula po yung stockpile quarry na po yung kung tawagin namin kasi dyan po iniimbak lahat po ng mga buhangin. Mm-hmm. Yung silika po. Kanyang project po ito? Mountain Top Enterprises po, sir. Mountain Top Enterprises. Yes, okay. Sir. Simula po nung nandyan na po yung mountain top na yan, dyan na po nagsimula yung problema po sa lugar namin.
na wala po silang proper drainage po. Nagkakabahabaha na nga. Okay. Sir, yung ngayon po, sobrang lala na po sa lugar, sa bahay ko po, sobrang na po. Nung Friday nga po, hindi na po matulugan yung bahay namin, nandun na po sa loob yung ano, yung tubig. Carol, ang tatawagan natin dito DNR. Hindi lang DNR, ano ba yung ano, yung sa local? Senro. Oo. Wow, grabe ito ah. Matindi ito. May video po kami, Sir Dala. Nandun po kay Ma'am Odette. Okay. Wow. Sobra naman tong ano. Ito pong perwisyo na inyong nadarama. Sa loob po na inyong kwarto. Opo. Baha na rin. Baha na po. Hindi na. Talagang bumubukal po, Sir. Kulay putik po. Naabot pa na putik ko. Wala hong mga taga barangay o taga DNR, taga munisipyo na pumunta ho sa inyo para suriin inyong kalagayan at aksyonan yung problema nyo? Nilapitan ko na po yan, Sir, beforehand pa. Lahat po, barangay po, kay Mayor po. Last June, July po, lumapit po ako kay Mayor. Anong sabi po? Ang ginawa lang pong solusyon, Sir, nagpadala po siya ng tao na magka-grass cut lang po nung doon sa tapat ng bahay po namin na parang bukid po. Okay. Ginag-grass cut lang po yun, Sir. Yun lang po ang ginawa po ni Mayor na tatlong beses po akong lumapit sa kanya ng June, July. Illegal quarrying ang tawag po dito. Maliban na lang kung sila po ay nabigyan ng permit ni Mayor. Pero kung sila nabigyan ng permit ni Mayor, hindi sila papasa sa National, sa DNR. Quarrying sa may kabahayan? Opo. Tabing-tabi po talaga ng pader lang po talaga. Yan na po yung bahay namin. Katabing-katabi lang po yung pader lang po ang pagitan po, Sir. Ay, dapat dito pinapayagan. Alam nyo, ayan o. Oh. Wow. Ayan o, oh, nagko-quarry o. Oh. Sus, Mari Jose, pwede natin tawagan yung governor's office dito, Carol. Okay. At wala akong ginagawa yung mayor's office? Wala po, Sir. Yun lang po ang ginawa po lang yung pinag-grass cut lang po yung... Grass cut? Ano po yung sabihin ng grass cut? Pinahawan po yung... Pinutol po yung mga talahib po sa harap kasi lang po. Kasi po nga, wala po silang proper drainage, Sir. Sa gate po nila, nakatabi namin, doon po lahat bumubulwak yung tubig. Ngayon, okay. Sir, pati likod po ng bahay namin, butas po yung pader. Kaya po parang nag-flash flood po yung... Sa bahay ko po, kahit nga po wala pong ulan eh, na bumaha po ng putik po eh. Grabe. Ayan po yung bahay namin, Sir, oh, sa yung kwarto ng anak ko po. Bakit natin kakausapin si Miss Uligan? Ano ba siya? Ba't nakalagay dito staff? Wala ba tayong matatawagan, Carol, sa governor's office? DNR? Ha? Mayor's office? Tawagan natin siguro yung DNR. Di ba? Senro. Governor's office. Pwede. Miss Edith Uligan, magandang hapon po, Mayor's Office ng Angat, Bulacan. Magandang hapon po, Miss Edith. Mr. Renato Cruz. Hello, ma'am. Surprise po kasi ang pasok namin. Ah, sige po, wala kayong pasok. Sige, okay lang po. Mr. Hello, Renato Cruz. Okay lang po. Wala kayong pasok, walang problema. Mr. Renato Cruz, Mining Management Division, Region 3 DNR. Magandang hapon po, Mr. Cruz. Hello. Mr. Cruz, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, Mr. Cruz. Yes, sir. Okay, meron pong nagaganap na illegal quarrying sa Angat, Bulacan. Yes, sir. Itong pwede pong, ano na lang yung details, no? Mm. Hello. Sa may barangay Santa Cruz, gusto po namin na mapuntahan nyo po ito at A, patigil po yung ginagawang quarrying na illegal, and then B, kung ito po ay merong permit sa mayor's office, sa LGU, ipa-cancel po, ma-override po ito ng national, kayo po. At si kakasuhan po dapat ang dapat kasuhan dahil po sa ginagawa nilang illegal quarrying at napiperwisyo po yung mga bahayan. Bali, saan po yun? No? Hello? Sa may barangay Santa Cruz po. Barangay? Opo. Santa Cruz. Ang nakakaawa po dito, sir, yung mga kapitbahay, pumasok na po yung mga tubig sa kanilang mga bahay-bayan, sa kanilang mga kwarto at wala na po yung buhay nila at miserable na. Yung mayor's office po, walang ginawa. Siguro po, baka nabigyan ito ng permit ng mayor's office, pero kayo po may magagawa rito.
Barangay Santa Cruz, Angat, Bulacan. Angat, po. Bulacan po, sir. Angat, okay. Bulacan po. Pwede pong, meron po bang ano, nag-complainant dyan na para po maka-assist po doon sa amin? Yes, meron po. Pero sandali lang po, sir, ha? Sandali lang po. Governor Wilhelmino Alvarado ng Bulacan. Magandang hapon po, Governor Alvarado, sir. Governor, magandang hapon okay, po, Governor. Okay. Sir, Gov, magandang hapon, Gov. Rapi, yes. Good afternoon. Good afternoon po. Gov, meron ditong complainant all the way from Bulacan. Kaawa-awa po sila, miserable po yung kanilang buhay. Meron okay, po illegal opo. Quarrying na gaganap po sa Angat, Bulacan. Okay. At yung pong kanilang mga bahay, pinasok na po ng mga tubig dahil sa illegal quarrying na ito, yung kanilang mga kwarto, binabaha na po, kawawang-kawawa okay. sila. Pumunta po sila okay. sa mayor's office. Wala akong okay. ginawang action ng mayor's office. So I'm sure kayo po may magagawa rito, Go, baka pwede pong ipatigil po itong illegal quarrying na ito. Yes, ang pagka-quarry po ang nagbibigay ng permit nito ay ang ating provincial government. Oo. So aha. far, wala po kaming binibigyan except yung ating public works and highways doon okay. Sa ilog ng Angat na hindi sakop ng Norsagaray. Aha. Meron purong dike sa gilid ng tulay na kinakailangang i-repair. Okay. So napipilitan po sila ngayong mag-quarry sa katabi. Okay. Pero gayon pa man, kung ito'y nakakasagabal sa tao at nakapagdudulot ng hindi maganda sa kanilang sitwasyon, papupuntahan ko po agad ngayon. Okay, very good. Ito pong Mountain Top Enterprises, wala ko kayong binigay na permit dito sa may Santa Cruz, Barangay Santa Cruz, Angat, Bulacan. Barangay Santa Cruz, i-check ko po yan. Okay. Kasi kakausapin ko po ngayon agad yung aming PENRO, the okay. Bulacan Environment and Natural Resources Development Officer. Bigyan ko po agad ng instruction para ay, investigahan salamat. Yan sa Angat, sa Santa Cruz. Opo. Okay. Sige po, malalaman po agad ninyo yung aksyon na ginawa namin. Sige po. Bukas din po, Gob, sasamahan namin sila sa inyong tanggapan para makapag-file po sila ng formal complaint and then sasama po kami sa inspection. Yes, but the problem is tomorrow, Marcelo H. Del Pilar, wala pong pasok ang lalawigan ng Bulacan. I see. Sige Webes po. Na po kami. Webes, sige opo. Po, Webes. Pero tomorrow okay. po, sir, papupuntahan nyo na po, pa-inspection nyo na. Ngayon. Pa-inspection ko po yon. Alam nyo, sir, naluluha po sila sa tuwa. Siguro tears of joy nung marinig nila okay. po yung boses nyo. Thank you po. Sige po. Ngayon pa lamang, Gov, kami po nagpapasalamat. Yan. Magandang hapon salamat po, Governor. Thank you po. So, ma'am, malaking pag-asa. Actually, hindi lang pag-asa. May mangyayaring maganda thank dito po sa inyo pong problema. Salamat so, po. Si Governor Alvarado na po mismo nagsabi, narin nyo naman po, wala silang dapat yung sa quarrying, ang permit niyan magagaling sa governor's office. Yes, sir. So far, walang permit itong Mountain Top. Meron siyang binanggit na lugar, hindi sa inyo yung lugar. Sabi niya, sa tabi ng ilog. Hindi po. Na DPWH, hindi ito yun eh. Hindi po, sir. Yun daw ang binigyan. Pero however, kung yun daw nakapirway siya, patitigil niya. Pero ito, wala sa kanilang listahan, tigil to guaranteed. Ngayon pa lamang daw po, pa-inspeksyonin na niya. Pero sa Webes po, sasamahan namin kayo sa governor's office, pupunta po tayo doon, and then, lulusubin po natin yung itong mining, itong Mountain Top Enterprises. Most likely, wala po silang permit sa governor's office, mapapasara po ito. Okay. Salamat po, sir. Salamat po. Sige po. Sa Webes po, sarado po ito. Thank you, sir. Yes, ma'am. Salamat maraming po sa pagpunta. Salamat po. Thank you po, ma'am. Ito. Grabe. Grabe ito. Nakakaawa sila. Kasi talagang lumulubog na yung bahay. Doon po sa mga nanonood, hindi nyo po nakikita yung video, i-describe ko na lang po. Kaawa-awa po yung kalagayan nila, yung kanila pong bahay. Makikita nyo po, nagkalat na po yung mga gamit, itinaas na po yung mga ibang mga gamit nila sa kama, itinaas na po sa aparador, sa kitchen sink, dahil nga po binabaha na po yung buong kabahayan, pati yung kwarto nila. Ayun, wala misto na. Mistulang ilog na yung ano nila, buong kabahayan. Mistulang ilog na po. Ganong klaseng pamumuhay meron sila. Miserable po ang pinaka-right term dito. At maya-maya sila po ay naglilinis ng kanilang bahay, nilalagay sa dustpan yung tubig, nilalagay sa timba, and then yung timba ibubuo sa labas. Ganito na lamang po yung kanilang buhay every single day. Hindi naman pwedeng ganyan. At dahil lamang
sa isang illegal quarrying. At bakit nagkaroon ng illegal quarrying? Merong kasabwat din kasi sa mga taga-gobyerno natin dyan sa Bulacan na pinayagan itong mag-operate. At mabuti na lang, meron tayong isang governor dyan sa Bulacan sa katauhan ni Governor Wilhelmino Alvarado na tutuldukan na itong pasakit at sakripisyo na binibigay nitong Mountain Top Enterprises sa mga kabahayan doon sa Barangay Santa Cruz, Angat, Bulacan. Okay, palakpakan mo si Governor Alvarado. Okay. At marami tayong bisita ngayon. Oo, sila ay pitong andito ngayon, si Melissa Engano, Rosalind Durian, at saka si Veronica Lampago et al. Ang kanilang reklamo, Idol, ay yung kanilang amo dahil mababa daw po ang sweldo, 150 pesos. 150? Hanggang 380 yung sweldo nila. Sino ba yung kada 150? Araw. Tapos Mandaluyong, eh dito lang kapitbahay natin. At walang sick leave, wala pang vacation leave. 491 po ang minimum. Ano ba ang trabaho nyo doon? Sa electronics po kayo. Okay, itong may-ari si Miss Aida Simtoko. Opo. Diretso na tayo. Miss Aida, magandang hapon. Ma'am Aida, may-ari ng Yoshita Corporation. Miss Simtoko, magandang hapon po. Good morning. Ma'am, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Miss Aida? Layo. Hello, po. Hello. Hindi marinig. Ma'am, sige, ito po. Marinig ng clear na ho ba ko. Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Miss Aida? Miss Aida? Miss Malu? Okay. Tawagan niyo ulit yung numero. Ay, hello. Okay. Hello, yan. Si Miss Aida to, si Miss Malu? Si Malu po. Okay. Ma'am, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Andito po yung ilang mga empleyado ninyo. Ang kanilang reklamo, illegal na pagbibigay ng napakababang sahod. Opo. Below minimum wage po yung kanilang sahod. 150 pesos per day. Ano mabibili po ng 150 pesos? Ma'am, hindi naman po sa 150. Magkano po sweldo nila? Ang alam ko po, nasa 380 po, 400. May mga iba-iba po kasi eh. Ma'am, kung sila po ay nabibigyan ng tamang pasahod, wala sana sila dito ngayon sa aming studio. Pero pumunta sila dito, bali, pito sila, ibig sabihin, hindi sila nakatanggap ng tamang sweldo. Sumasahod po sila. Hindi naman po sa ano, pero nakakasahod naman po sila kahit papano po ng mga 2,800 po. Kahit papano? 2,500, ma'am, yung kahit papano, bawal ho sa batas natin yan na nakakasahod sila kahit papano. Parang sinabi nyo rin po, kahit papano kayo po ay makakasuhan dahil po sa paglabag sa labor code natin. Ma'am, huwag kayong tumawa, hindi po nakakatawa ito. Seryoso po itong usapin na ito. Meron po kayong mga naaping empleyado rito. May mga pamilya din po sila tulad ninyo. May mga pinapakain sila, may mga pinapaaral. Ano po? At ngayon po, ang kanilang hinaing, aping-api po sila ng inyo pong korporasyon. Ipaparating ko na lang po sa may-ari kung ano po yung... Ito na po yung may-ari. Miss Aida Simtoko, magandang hapon po, may-ari. Miss Aida? Ma'am Aida, magandang hapon. Hello po? Miss Malu? Okay. Miss Malu? Nawala na pati si Miss Malu? Po? Okay. Hello? Si Miss Aida ba ito? May-ari? Hindi po. Si Malu pa rin? Opo. So, ma'am, kakalad ka rin po namin kayo sa dole. Pasensya na po doon sa language ko. Kakalad ka rin po yung ginamit ko dahil nakakapik ko na po itong ginawa nyo dito sa inyong mga empleyado. We will make sure na kayo po ay maobliga pumunta sa dole para ayusin po itong problema. Malaking problema po ito, ma'am. Opo. Pararating ko na lang po sa may-ari kung ano po yung problema po ng mga tao. Pero alam niyo na po beforehand, dahil kayo po ang nasa HR, na yung kanila pong sinasahod ay below minimum wage at yun po ay bawal sa ating batas. Tama po? Alam niyo yun? Opo, tama po. Alam niyo po pala na bawal, ba't niyo po pang ginagawa? Ba't niyo po patuloy pa rin silang sinesweldohan ng hindi tama? Sumusunod lang po kami sa pangalakaran ng kumpanya po. Sumusunod lang? Kung ano po yung utos sa inyo? So alam niyo po na illegal, so kahit na alimbawa sinabi po ng inyong amo, kumain ka ng tae, dahil sumusunod ka lang, kakain ka rin ng tae. Hindi naman, depende naman po yan. Hindi ma'am, kasi sabi mo,
tinanong kita kung alam mo ba na bawal, sabi mo bawal, pero sumusunod ka lang. So bawal kumain ng tae, sasabihin ng amo mo, bawal kumain ng tae, pero sinasabi ko sa'yo, kumain ka ng tae dahil akong amo, susundin mo rin. Hindi naman po, pero kasi po case-to-case basis po yun. Ano po, pasweldo rin lang po ako, kung ano lang po suntang, ano sa akin nung may-ari, yun lang po yung, ano, susundin. Pero may mga, kumbaga, meron po tayong, alam natin kung hanggang saan po yung limitasyon po natin. Okay. Alam niyo po kung hanggang saan ang limitasyon niyo. Opo. Anong ibig sabihin po noon? Eh, siyempre po, katulad po ng tap niyo, kumain po ng tao. Maski naman po sinong tao, pag tinabihan po kumain ng tao po, hindi naman po talaga kakain. Alam niyo ma'am, kung alimbawa ako, utusan ako ng boss ko sa TV5 na gumawa ng illegal na mali, hindi ko po susundin. Pagsasabihan ko po yung boss ko, o sir, ma'am, bawal ho yan, pasensya na, hindi ko susundin. Tanggalin niyo na lang ako sa pwesto ko, I will not follow an unlawful order. Yan po yung gagawin ko kung ako po. Kaso po kayo at saka ako magkaiba. Opo. So, bilang HR, alam ko po, meron kayong recommendatory power. Kayo po ang magre-recommenda sa may-ari na ma'am, bawal ito, nasa batas natin na dapat 491, ito ang ating papasahod, which you didn't do. Siguro po, kaya nyo hindi ginawa yon dahil kayo po ay nakikinabang sa illegal na gawain ng kumpanya. Opo, naiintindihan ko po yan. Di po ba? Okay. Gaano na ho kay katagal sa kumpanya? Ako po, 11 ako years po, old. Ano hindi, po, hindi. Sandali lang po, wag mo lang kay mama. Ito, 11 years ka ma'am. Tapos, opo, magkano sahod niyo po? 3.30 po. Sus Mario Josep, 11 years, 3.30. Kayo na po pinakayelo? Ano po, dapat po 7 years. Binawasan po nila ng 2 years kasi raw po, sabi raw po, nung... Sige, pangkaro po sweldo niyo? 2.80 po a day ko. Ano magkaro po? 2.80 po ang daily ko. 280? Opo. Sus, mas mababa yung nasa dulo. 9 years, 345. 9 years, 345. Itong isa naman. 9 years din. 9 years? 240. Mas grabe ito. 240. And how would I assume, may pamilya po kayo? Ilan po anak nyo? Tatlong anak, 240. Meron kayong binabayarang renta siguro sa apartment, sa bahay. Kuryente, ilaw, pagkain. Paano magkasya 240 a day? So, Mario Josep, ito naman, naka-violet, ma'am. 380 po. 380 ilang years? 10 years. Grabe, yun naman, isa. Buti nakuha pa rin ma'am ngumiti kahit na aping-api na siya. Sila matatagal na pa. Diba? Kayo naman po. 22 years. Magkano? 150. Oh my God. Oh! Ito pinaka ano. Muntik na akong atakihin ito sa high pero blood. Pero nakasmile siya kanina, 22 years, 150. Alam niyo mga kapatid kung sino yung sobrang api siya po yung nakangiti. Pero pagkatapos ng ngiti, umiiyak siya. Hindi, ito parang mga pisi. 150 tapos 22 lang, years? Sige, mampatingin. Oh, man. Nakaka-high blood po ito. Nakaka-high blood ito, Miss Malo. Ma'am Malo? Apo, apo. Naririnig ko. 22 years. 150 pesos per day pa rin. So, ibig sabihin, nag-umpisa siguro siya 5 cents a day? Ma'am, meron siyang payslip po, hindi siya magsisinungaling. Oh. Ma'am, may payslip siya rito, oh. Ibalibag ko pa to sa pagmumukha ng may-ari. Ebidensya po ito. Oh, 150 a day, 22 years? Grabe naman to, ma'am. Sobra-sobra na itong pang-aping ginawa nyo. Para na kayo mga berdugo nito. Kulang na lang, patayin nyo na lang itong mga tao nyo. Patayin nyo sa pang-api, sa bugbog. Itong isa naman yung sa dulo. 11 years po, 285. 285. So ito pa lang si 150 ang sobrang api. O si 22 years si pinakamatagal sa lahat. Ito na, si May-ari. May-ari, magandang hapon po, Miss Aida. Ay, wala po si grabe. Nish, nanindig yung balahibo ko sa totoo lang. Awang-awa ako dito kay... Anong pangalan niyo po, ma'am? Virginia Polos Hernas. Si Ma'am Virginia, sa kanya kong awang-awa, Nins. Mm-hmm. 150 pesos per day. Kita mo yung net pay niya, oh. God damn! Ang net pay niya po, mga kapatid, ay 662 pesos. 662 pesos. Quincenas? Oh my God. Lingguhan po. Linggo.
weekly. Pero still, kahit paano ka maububuhay mo. 600 pesos a week. God damn. So one to in. At meron pang deduction. Ang kapal naman ang mukha ng putang itong kumpanyang ito. Nag-deduct pa ng 18 pesos. Para saan na po itong 18 pesos? Yung gross pay niya, Nains, 681.18. Gross yan, ha? Gross niya a week. Gross. May deduction, may gana pa mag-deduct ang mga gago. Para saan daw yun? Ampo siya, talagang sagad sa kawalang hiyang kadimonyohan. Nag-deduct pa ng 1820. At ang 1820, para saan? Ito may breakdown sa 1820. SSS Premium. May SSS po kayo? Opo. Meron? Meron naman. Naguhulog naman? Opo. Siya lang po wala. Okay. Sige. Hindi nga ako nagluloan kasi mababa po masyadong ano. Lalong wala na matira pag magloan pa. Oh, siyempre. Hello, Miss Malo. Wow. Dapat ito yung mga tinutukhang. Oh. At least napatawa kita, Mama, no? Kasi kanina pa kaya tayo umiiyak. Pinatutokhang to yung tokhang yung katokhang nyo. Ito yung mga api-api talaga palang ano, mga hindi tokhang napapatay na, yung kakatok. Oh, oh. Kaya nga, katok. And then request. May mga kasama po kami doon. Ay, kami doon. 9 years na ako. Pagka umalis din yung dito din sa inyong takbo noon. Ah, marami pa rin pong... Sige, ma'am, ipaparade natin to sa Dole. Sasamahan po namin kayo sa Dole bukas. Total dito lang naman ho. Magkakapit-bahay lang tayo. Gusto lang po namo, sir, ang opo namin na anong... Sige, lapit sa microphone si ma'am. Na kasi kami. Sige, si ma'am. Ma'am, huwag muna kayo umalis. Don't. Huwag ho kayo mag-resign. Mag-resign. No, please. Huwag kayo mag-resign. Parang awa muna. Ako nagmamakaawa sa'yo. Makinig po kayo kay Idol. Makinig ho kayo. Huwag po. Kasi kapag oras na kayo ay nag-resign, wala kayong makukuhang mga benepisyo. Wala kayong makukuha na mga ang tawag back pay, separation, separation pay. Huwag po. Hayaan nyo na kayo sibakin. Mm-mm. Kapag kayo sinibak, may habol po kayo sa mga benepisyo ninyo tulad ng separation pay. At marami pa kayong pwede may kaso, illegal dismissal, lahat-lahat na. Mm-hmm. Matutuwa yan pag nag-resign kayo. Pag nag-resign ho kayo, magsusumba ito may-ari, magpipiesta, magtumbling-tumbling ito sa sobrang tuwa. Ano pong dapat namin gawin? Ang dapat po ninyong gawin, sasamahan po namin kayo sa Dole para magreklamo. Opo. At yung Dole po, i-raid po sila, literal po, raid po, puntahan po sila. Kakalkalin po yung mga libro nila, iimbestigahan sila. Baka BIR pa, hindi ito nagbabayad, malamang. Di ba? Grabe po itong ginawa sa inyo. Mayroon kami tax pay session yung every year. Opo. Tapos, gusto naming tumulong sa gobyerno kahit papaano ganyan-ganyan yung sahod namin. Wala naman kaming kaltas kasi wala naman kaming tax, pero may form kami. May ano po? Pinipirmahan. May form. Hindi po yung nakasulat doon. Sige po. Bukod sa Dole, pupunta rin po tayo sa BIR, mag-inquire tayo. Pero first things first, ang pinaka-importante po muna, saka na po muna yung tax BIR ninyo. Umpisan po muna natin sa Dole kasi napakababa po yung sweldo nyo. Ma'am, huwag ko kayo mag-resign, ha? Ang gusto lang po namin, sir, gusto ko lang po na titigil ako sa trabaho, maibigay lang nila yung tama. Ma'am, huwag. Nakamonitor po sa atin mga ito. Natutuwa na po sila. Pinatutuwa nyo po sila. Huwag, ma'am. Bigyan natin sila ng problema. Yung problema na nararapat sa kanila. Ididimanda po natin, irereklamo po natin sila sa Dole. Dahil kapag kayo po ay nag-resign, tapos na po. Masaya na sila. Okay? Kasi po, pagod na rin po ako. Ayoko na magtrabaho. Naintindihan ko po. Sino ba naman ang gaganahan magtrabaho kung ang sweldo sa iyo ay ganun sobrang katiting na? 150. Pero kung kayo po ay nasasahuran siguro ng tama, baka hindi kayo nakapag-isip na mag-resign. Doon na nga ako halos nagkakasakit. Doon na kayo halos nagkakasakit. Tapos ang kapalit nito sa halos magkakasakit kay palagi is 150 a day. 12 ilang hours every day. 12 hours. Sus, Mario. At walang vacation leave. Wala po. Nakaka-high blood po, mga kapatid. Sa totoo lang, hina-high blood na po ako. 150 per day ang sahod po ninyo, tapos 12 hours pa. Daig nyo pa yung mga security guard. No overtime.
Ating oras po, tapos pag pang-araw, 1 hour and 45 minutes. Hayaan nyo na po yung mga break time, yung bang 12 hours, tapos 150 per day. Grabe naman yan. Sobra-sobra, sagad to the bone, sabi pa nga nila, na pang-api. Sige po, ma'am. Baka mamaya atakihin na ako sa puso dito sa sobrang inis. Nainis na po ako, makalabog na po yung dibdib ko. Matindi po itong ginagawa sa inyo. Nakakaawa po yung sitwasyon ninyo. Sige, bukas na bukas po kayong unang-una namin sasamahan sa Dole. At lahat po ng mga kinaukulan, kalampagin po natin, puntahan natin para aksyon po inyong mga problema. Okay, ma'am? Sige po. Salamat thank po you sa po. Salamat po. Sige po. Na, kumain na ho ba kayo? Nag-glass na ho kayo? Opo. Okay kayo? Sige, sige. Salamat po. Alright, at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men, 3K Battery Dare to Compare, JNT Plasticware ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest, promos at mga bagong produkto. At para po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa Horny Goat with Extract at L-Arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakian para mapanatiling masaya ang paglalaving-loving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural natin sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At hanap mo ba ay anas at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng organic acai berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic acai berry, all-natural, nutritious, premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic acai berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and in freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:28 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil po sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakaiyang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For increased color text, Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun and Rain Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun and Rain ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun and Rain Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun and Rain ang bossing sa elastomeric paint.
Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Huwag bibitiw! Magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Action News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Action News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita! Aksyon! 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 News Update! Ang oras 3:31 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. 45 miyembro pa ng Maute ang nasa battle zone sa Marawi. Base ito sa intelligence report na nakarating sa tanggapan ni Lieutenant General Carlito Galvez Jr., Commanding General ng Western Mindanao Command. Sinabi sa Radyo 5 ni Galvez na wala siyang itinakdang deadline upang tapusin ang bakbakan sa lungsod. Ayon kay Galvez, maingat nilang susuyurin ang lugar dahil maraming itinanim na bomba ang mga terorista. Sina Omar at Abdullah na lamang ang naiwan sa pamilya Maute na nasa battle zone kasama si ISIS Emir Isnilon Hapilon. Magandang indikasyon ayon sa general na nabawi na ng militar ang tatlong malalaking landmark ng mga Maranao na nangangahulugang patapos na ang bakbakan sa lungsod. Philippine Standard Time 3:32 ng hapon at yan ang balita. Mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile, san man kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat upol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member William Cohit, may kaluwagan pa ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa magkabilang panig nito. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Raul Suwanko, may kaluwagan at walang aberyan lagay ng trapiko sa San Mateo Rizal, partikular sa kahabaan ng General Luna Street, northbound at southbound lane sa oras na ito. Maraming salamat sa ating Taxi Squad members William Cohit at Raul Suwanko para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Bagot ka na ba sa traffic? Eh, sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained ang mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipaalagang Clean Fuel muna. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipagsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia. Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Kanton, bopi, sisig, meatballs. Lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng ma'am na madish, karte. Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan.
kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talaga ang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Hey, have you heard? What happened? Nagsigawan sina Evidencel at Autotelic. Ha? Anong nangyari? I think you have to hear it to believe it. Watch the explosion of pop and indie rock only on Coke Studio. Visit youtube.com/CokeStudioPH. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo, bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Lentrek naman! Lahat ng tindahan pinuntahan ko, walang mabiling Lentrek. Sir, wala nang Lentrek ngayon. Hometrek TC na. Hometrek TC?
Pareho ba yan ng Lentrek? Parehong-pareho. Parehong Jardine ang distributor, kaya sigurado ang quality. Parehong mabagsik at mabisa sa pagpuksa ng anay sa lupa. Kaya ang Lentrek, Hometrek na ngayon. Sigurado ka sa Hometrek. Lentrek, pareho naman pala eh. Pabili ng Hometrek. Sa Hometrek TC, goodbye, anay. Bumili lang sa mga Hometrek authorized dealers mula sa Jardine Distribution. Goodbye, anay, sa Hometrek TC. Huwag hayaang bahay na pinaghirap ay maubos ng mapinsalang anay na mula sa lupa. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drug stores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan? Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Mateo Grichelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drug stores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gaano tatagal ang ilaw mo? 3 months? 6 months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to 10 years. Omni LED lights. May power last technology na kayang tumagal ng 10 years base sa 5 oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea. Ryan Gonzalo po, para sa liwanag na long lasting. Omni LED lights. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me.
TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik po muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At meron tayong bisita dito, magnanay po sila, mag-ina, si Mary San Hugar, yung nanay. Nasaan? At yung kanyang anak. Ayan pa. Eto na. Okay. Ang reklamo nila, Idol, ay yung teacher ng kanyang anak na isang grade 5 teacher dahil sa ginawang pamamalo sa kanyang anak na nagsanhi na trauma, kumbaga, ayaw na daw pong pumasok sino ng bata sa eskwelahan. Siya. Akay pong estudyante? Anak niya anak po. Niya. Ah, anak. Okay, sige. Akala ko mag-ina yung nagpunta dito. Magkaano okay. Ano magkapatid po kayo? Po kami, magkapatid. Sir. Magandang hapon po, ma'am. Naiyak na si Ma'am Mary San. Ano pong nangyari? Ano po? OFW po ako. Okay. Yung anak niyo po, pinalo? Opo, bali, nung una, bali wala po yun. Bali pinagbigyan namin sila. Tapos yung pangalawa ngayon, hindi ko na tinatanggap yung ano nila. Bali pangalawang pangyayari. Ano pong klaseng pamamalong ginawa? Pinalo lang po daw siya. Bali so, ano po, po, ano po, ganito po yun. Tumawag ako sa Pinas. Tapos kausap po yung anak ko. Tapos umiyak, mama, uwi ka na. Palagi siya pinapalo? Bali, pangalawang bisita po ngayon. Yung rinreklamo ko. Anong pinapapalo sa kanya? Mayroon po kaming video na sa... Sige, pwede makita yung video? Ah, nag-viral ho ba ito? Opo. Sige, pakita natin ano? Sa video. Bali, hindi po ito yung mismong pinalo siya. Yung nag-usap po kami. Sige, Mr. Jerry Diamola, grade 5 teacher, San Francisco Elementary School. Magandang hapon po, sir. Ma'am. Ay, sir. Sir, andito po ngayon yung mother po nung grade 5 pupil ninyo na pinapalo nyo po. Sir? Sir Jerry, nagsusumbong po sa amin. Oo. Eh, bakit nyo po pinapalo yung estudyante ninyo? Ano pong kasalanan? Ganito yun, sir. Ang bata niya, sir, ay pumalo ng isang bata kaslit niya. Okay. Siya ang nagsimula sa gulo ng parala namin. Okay. Ang ginagawa ko po lang ay nag-investiga. Okay. Siya ang may kasalanan. Okay. Pagkatapos, ang slight lang pagkapalo ko, sir, maliit lang. Slight lang? Okay. Slight lang. Slight, pang, sige. Pang ano, parang magulang. Kasi umiyak yung mga classmate niya dahil pinalo na wala kasalanan ang dalawang bata. Sir, paiksin na natin, tuturuan kita, sir. Kapag halimbawa ang mga estudyante ninyo ay pasaway at meron pong sakit na nangyari, student to student, the proper thing to do is bring them over to the guidance counselor's office. Nandiyan yung principal, nandiyan yung guidance counselor, nandiyan po yung mga magulang ng both sides. At doon po nag-uusap-usap. Hindi po kayo ang makikipag-usap sa estudyante one-on-one at pagkatapos papaluin nyo ng slight lamang. Maling-mali po yun. Hinamon pa po yung apa ko na susuntukin at tawagin mo yung lolo mo, magsuntukan kami. Biro mo, sinaral mo pa pala yung tatay niya na papuntay mo dito yung tatay mo, magsuntukan tapos, kami. Magdidemanda daw sila, tapos didemanda kami na yung moral damage sa singil kami. Kayo pa didemanda? Opo, kami pa ang masama. Sabi nila, po, 1 million daw yung babayaran namin. Marami pa po sinabi na hindi maganda. Oh, ako na lang takutin mo, Sir Jerry. Tayo na lang dalawa magtakutan. Sige, demanda mo ako. Ha? Ano nangyari po, sir? Sir, didemanda mo sila 1 million. Sige, ako, sir, didemanda mo ako ng 1 billion. Matagal na po. Sige, yun, sir, magdemandaan tayo. Pero, sir, tapos na ang investigation dito, sir. O nga po, patuloy pa kayo eh. Kami pang masama.
Sir, sila na nga po yung nagrabyado, napalo po yung kanilang anak, tapos sila pa ngayon tatakuti mo, ididimanda mo na 1 million. Moral damages. Napakagago mo naman, sir. Kagagawa na yung ginagawa mo, sir. Sa akin mo gawin yan, sa anak ko yan, ay baka tinadyakan ko na yung mukha mo, sir. Baka imudmud ko sa unadoro yung mukha mo. That I can assure you. Kasi total, hindi ka man lang sumusunod sa patakaran, hindi mo sinusunod yung tamang proseso, then hindi ko rin susunod yung tamang proseso sa'yo kapag nakita tayo kung anak ko itong ginawan mo ng ganito. Imumudmud ko yung mukha mo sa unadoro. Pagkatapos, tatakutin kita na ididimanda kita. Di ba, sir? I'll give you the dose of your own medicine. I'm trying to speak the language you can understand. Di ba, sir? Pardon my language. Doon po sa mga hindi kayang maarok yung aking lingwahe, nagsasalita lang po ako ng lingwahe na maintindihan po nitong si Damiola. Sir. Apo, sir. Naintindihan kita, sir. So, paano to, sir? Ito, nandito yung magulang, umiiyak, natatakot. Pero po ako ng kwait. Umuwi po ako kahit walang pera dahil sa anak ko. Umuwi pa kayo? Opo. Dahil doon sa pananakot niya, didimanda kayo? Opo, hindi po. Yung anak ko din po, ano, uwi ka na, mama. Kasi pala yung time niyo po, ayaw po. Mr. Damiola, ganito pong gawin ninyo. Kausapin niyo po ngayon, on air, itong si Miss Marisan Jugar. Ewan kung anong klase pakiusap ang sasabihin ninyo para naman mabawasan po yung kanyang galit at takot. Sige, kausapin niyo po, Sir Jerry. Gagawin ko po. Eto, sige po, sir. Marian, sorry. Hindi ko sinasadya kasi... Alam ko... Ano ang business mo na kasi? Noong pinagbigyan kita... Ginagawa ko lang ang tama, Marian. Parang ama lang ang pagdisiplina ko sa pero anak mo. Pero bakit mo sinaktan? Sorry, Marian. Parang hindi ko sinaktan ang anak ko. Binagkatiwala ko sa inyo. Tapos sasaktan niyo lang. Kaya nga nag-aral ng public. Sir, mali talagang ginawa nyo. O yun. Hindi ho talaga tama yon yung sinasabi nyo. Parang sorry, magulang. Marian, sorry. Sorry daw po, Ma'am Marian. I'm so sorry, Marian. Tapos sabi nyo, itapon yung anak ko sa ibang school. Huwag nyo nang pag-aralin dito. Kung ayaw nyo mo pa disiplina. Tapos nilalait mo pa ako bilang nanay. Anong klaseng paglalait ang ginagawa sa'yo? Wala daw kong kwintang nanay. Pagdisiplina. Walang kundi pinag-aralan. Kundi daw, 9 anak ko, ano daw, marumi sa Katoling ba na yung ano yun po. Yung bakit yun po nasabi yung walang pinag-aralan po si Ma'am Marian, Sir Jerry? Mga taga-bundok po, sabi nila. Pero wala akong ginagawa. Hindi ako nagsabi niyan. Wala akong sinasabi yung ganyang salita, sir. Eh bakit po nakarating sa kanilang ganitong klase pananalita? Eh saan po galing yung ganung klaseng salita, sir? Sir Jerry? Sir? Saan po nang galing yung ganung klaseng mga pananalita na sinabihin nyo silang taga-bundok, walang pinag-aralan, sobrang panalait naman po yan, sir? Hindi ako ang nagsabi niyan, sir. Sino po ang nagsabi noon? May Panginoon, sir, wala akong sinasabi yung ganyang mga salita. Wag siguro po. Sa mga tao lang. Huwag niyo pong banggitin yung Panginoon po sa usapang ito, sir. Huwag. Bakit mo sinaktan anak ko? Wala kang karapatan. So, Ma'am Marisan, tutulungan po namin kayo na makapagsampa ng reklamo. Meron tayong tinatawag na Women's and Children's Desk. Criminal po yun. Isampa natin against him. And then, pwede rin tayong umakyat sa DepEd para sa administratibo. Okay, sige po. So, ayaw niyo pong patawarin siya, tama? Sasampa kayo ng kaso. Masakit na sa loob. Okay. Sir Jerry? Sir. Okay. Well, nagsorry kayo kanina. Good. Pero hindi po matanggap ni Ma'am Marisan yung pagsusorry ninyo dahil una, bukod sa anak niya ang iyong sinaktan, pati siya sinaktan mo, nilait mo yung kanyang pagkatao, tinawag mo siya ignorante, tagabundok, walang pinag-aralan, and then pinakamatindi niyan, pinakamasakit, tatakutin niyo pa, nandidimanda niyo siya ng 1 million piso moral damages. Damage yun po. Yung sinasabi sila niyo. Na nga po yung nasaktan ninyo, sila na nga po naapi ninyo, sila pa yung tatakutin niyo nga, ididimanda ng 1 million piso halaga ng moral damages. Grabe ka naman, sir. Tapos, sir, isa pa pala, dagdag pa pala dyan, sir. Hamunin mo pa yung tatay niya ng suntukan. Tatay nitong... Naka-video nga po yun. Anong lolo? Naka-video. Naka-video pa. Siyempre, yung bata, sir, hindi po pinagsasabihin ng ganun kasi ang isipin ng bata, totoo yung mga pananalita mo.
guro ka pa man din. Siyempre, yung mga guro, kung ano sinasabi ng mga guro, pinapaniwala po ng mga estudyante. So, trauma po sa estudyante yon na yung lolo niya, hinahamon ng suntukan ni teacher. Kinausap ko po siya ng maayos, sir. Tapos siya pa yung nagalit. O ano kaya, Sir Jerry, kung hamunin kong boyfriend mo ng suntukan, kung suntukin ko yung boyfriend mo? Kasi yun, si Ay. Hindi nga, sir. Di ba may boyfriend ka? Paano ko yung boyfriend mo rin hamunin ko ng suntukan? Wala akong boyfriend. Tumatawa ka. Hindi naman ako tumatawa. Totoong lalaki ako, sir. Ha? Wala akong boyfriend. Hindi. Ibig sabihin, mga kaibigan mo lalaki. Ano ko babae? Ah, ganun ba? Okay. Sir, sabihin na lang sa kanila, sir, sorry, sir. Sorry sa pangyayari. Hihingi ako ng sorry. Yung tumawag ako sa telepono. Galit na galit siya. Galit na galit ka. At pinapagalitan ano kayo? Ito po yung video na time na tumawag ako. Ako po yung kumuha, sir, ng video. Tapos, ay, bakit ngayon mabait? Bakit nung sa telepono pinagalitan kayo? Oo po, sabi ko nga, kausapin mo ako ng maayos. Kaya pumunta ako dito. Tapos, kanang, yung ano, sir, yung, nagtanong ako kung paano nangyari. Tapos galit pa siya. Tinawag yung bata, nandito din, di ba sir, nandito nakita po sir. Tinawag yung bata, tapos sabi niya, bakit ka pa nagsubong sa mananay mo? O, tama ba yung ginagawa mo? Magsasaktan mo yung isang bata, tapos okay, bigyan kita po ng candy, ganyan. Miss Maria Gina de Asis, principal, magandang hapon po, Miss Gina. Ma'am Maria Gina. Ma'am? Okay. Attorney Richard Dano, DepEd Surigao del Norte. Attorney Dano. Okay po. Sir, magpa-file po ng reklamo admin case. Ito pong isang magulang laban po sa isang teacher na nanakit po at nanalait ng mga magulang. Okay. Alam niyo na po siguro yung kaso, ano sir? Yes po. So, hihintayin na lang namin yung ano nila, yung formal complaint nila dito sa division office ng Surigao del Norte Division. Surigao del Norte po pala ito? Opo. Mapapalayo kayo siguro dito natin i-file sa DepEd main office. Sa DepEd main office na lang po muna pala kami pupunta, sir, kasi malayo. Salamat po, attorney. Sige po. God bless po. God bless po. Miss De Asis? Oh, good afternoon po, sir. Alam niyo na ba itong ginawa ni Mr. Diamola? Sir, kami po dito, sir. May school grievance committee po kami. Pagkatapos, ipinatawag po namin yung lola at saka yung auntie na nag-video. Ako po. Mm. O yung mga bata, tinatanong po namin kung ano ang nangyari. Mm-hmm. Meron, nakaminit po yung pagpatawag namin dito ng mga bata at saka yung lola niya, lola ng bata ni ano, ni Chief George. At saka yung nag-video na si Tracy. Okay. Ma'am, ang mangyayari po dito, magsasamba na lang po ng reklamo. Ito pong parent, admin at saka criminal case laban po kay Mr. Diamola. Kasi po, pananakit po sa bata ang ginawa niya at pamamalo, nagkaroon po ng trauma, pananakot, at ang masakit pa ho nito, nilait-lait po itong mga magulang, ito pong nanay. Alam niyo na po. Sir, wala naman pong trauma. Araw-araw na pumapasok dito yung bata sa aming school. Nakiusap po ako nung bumalik siya sa pag-aaral. Kasi ma'am, yung trauma sa bata, hindi po nakikita yan. Alangan ba naman yung bata maglalakad sa school? May trauma ako. Hindi naman po gano'n yan. Maglalakad yan, akala mo yung bata, normal lang. Pero pagdating mo sa bahay yan, doon ang magpapakita, doon ang lalabas yung mga trauma na kanya pong mga kanyang dinanas. Halimbawa, ma'am, hindi siya makatulog, restless po siya, irritated siya palagi, mahihain na po siya, hindi na po siya nakausap na maayos, pero po, pag tinitingnan niyo po on the outside, parang physically, maayos po siya. Pero emotionally, hindi na po normal yung kanyang mga pagkikilos dahil nga po doon sa trauma na inabot niya. Naintindihan niyo po, ma'am? Sige sir, nandito naman po ang ano namin, nandito na kaminit naman po yung mga ano namin dito. Salamat po, Madam Principal. Salamat rin po, wala sir. Wala tayong oras. Salamat na lang po, Mr. Diamola. Okay. So, ma'am, sige po, pupunta sa Women's and Children's Desk. Sa Amkrami, mag-file tayo ng criminal case. Apa? Child abuse. Ang tawag nga, mas mabigat yan. Sige po, wala tayong oras. Okay. Sinali Christy Fermin po, susunod na niya Taduran, Diyos Mabalos. Happy Tulfa po, mabuhay tayong mga Pilipino.
Sigurado na uubong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong